Welcome, welcome to Talak-E-Talks. I am Shamsi Sapsap. And I'm Tilapia Wurzbach. And ang talakan natin for today ay ang It's a Sin by Russel T. Davies. Yes. Sa HBO Max. Yeah, it's released sa HBO Max. Ngayon sa, ano, mas sa Amerika. Pero nasa BBC siya a few months ago pa. At saka sa hindi nakakalam, Russel T. Davies is the, siguro sa ating mga bakla, mas familiar yung Queer as Folk niya na miniseries. So ito yung parang, though meron na siya ibang mga series na lumabas din, na hindi ganun katumatak. May Cucumber, may Banana. At saka naging writer din siya ng Doctor Who for a few season, di ba? So, yeah. Hindi masyado dito sa Pilipinas eh. Yeah. Pero I guess for most gay people, our generation, our age, syempre alam na alam ang QAF. Yeah, yung British original version ng QAF. True this. Yan. So, simulan na natin. Okay. It's so, a Sin. So, it chronicles the lives of a group of young people. Well, early Gen Xers to eh. So, and most of them are gay. Their lives were affected by HIV/AIDS during the height of the epidemic crisis set in 1980s London. Yes. So, sa London to base. Kasi parang, ang initial reaction ko, mas maraming parang series na lumabas na set sa States. Like yung, maraming mga material na drama. Age diba? Drama, The Normal Heart. Pero ito, parang first time ko nakapanood na it was set in London. Kung ano nangyari, I mean, inspired kung ano nangyari sa London noong 80s to early 90s actually. Ganun yung scope mo, ano eh, nung series. Yung whole decade of that. Let's just mention, it's only 5 episodes, 45 minutes long. So, it's really a mini-series. Hindi siya full-on, full series. So, yeah. Ayun. So, yun pala. So, ano lang, if you plan to watch it. Oh, yan nga. Ang ating spoiler. Correct. And you don't want to be spoiled. So, I suggest you watch it first. Since yun nga, maiksi lang naman yung mga episodes. Tapos, lima lang sila for the whole series. So, mabilis naman siya. Bumalik na lang kayo dito para sa chikahan. So, at saka ano, aminin natin na medyo nakaka-off din minsan. Kasi when you say na it's an HIV/AIDS series, medyo, kahit tayo sa una, I mean, kahit ako, kung walang nag-recommend sa atin ng mga friends na panoonin to, parang hindi ko to mapanoonin kaagad. Kasi nga, alam ko yung material ay medyo mabigat, madugo, especially sa ating mga bakla. So, oh naman. Pero compared sa ibang series, na-happy ako dito in a sense na iba yung treatment ng material. At teka, nagsisimula na ako ng initial thoughts ko ha. Go ahead. initial thoughts ko sa series. Excited. Alas meron ko masasabihin ng iba na ano. Wala naman. Well, ano lang naman, add ko lang, medyo maraming layers tong series na to eh. Pero mostly, ano eh, it gives you an opportunity to explore yung response ng society nung bago-bago pa lang yung AIDS, yung HIV/AIDS, yung hindi pa nila alam. So marami dito na tackle yung misconceptions, yung misinformation about the disease, yung government laws, tsaka policies, that in pretty much intensified yung homophobia, di ba? Okay. Yung mga medical protocols ng mga hospitals noon, which is very eerily familiar, especially ngayon na during the time of the pandemic with COVID, di ba? And of course, yung ano, yung reaction ng mga parents to their sons, you know, being gay and at the same time afflicted with HIV/AIDS. So, ano lang, there's just a lot to take in and pretty much a lot to unload, right? Mm. And at times, ito, pangunahan na natin ng audience, yung listeners natin, it can get really dark and uncomfortable. Kasi, yun nga, as with any story that tells about AIDS, naturally, alam mo yun, parang inevitably tragic yung ending nito. Parang given din naman yun, coming in, alam mo na talaga may level of heaviness and drama sa series. Pero like I said, iba pa rin yung treatment na ginawa ni Russel T. Davies, how he told the story of these five friends. So, bigyan natin ng isang konting, a quick rundown. Ang bida sa series na to ay si Richie, si Jill, si Ash, si Roscoe, and si Colin. I mean, meron pa ibang sub-characters, pero sa kanilang five friends, umikot yung buong series. So,
Uh-oh. Yeah. Si Richie, by the way, portrayed by Ollie Alexander. Correct. Yung sa Years and Years, if you're familiar with the band. Mm-mm. Tapos yung... si Jill naman, si Lydia Watt, na nasa Years and Years din, na isang series naman na sinulat ni Russel T. Davies. So medyo may ganong connection. But I believe si Ash, Roscoe, si Colin are mga, ito yung first big hit nila sa drama series. Doon, umaak na sila pero mas sa theaters. So, but I have to say, si Jill, she was my favorite character. Oh my God. Dito sa season na to. I mean, sa series na to. She was very good. I can talk about Jill for a long time because ang notes ko nga dito, Jill was the heart of the series. Simula, siyang true main character actually kung isipin mo. And, not necessarily Richie. Oo. And fun fact, Jill's character is inspired by a real person. Mm. Tapos, nasa show siya. Siya yung nanay ni Jill ay inspired yung Jill. Yung tito mo yan. yung nanay na nag-portray ng nanay ni Jill yung actual Jill kung saan binasin ni Russel T. Davies yung series. So may level of meta. Kumbaga, yung character, yung anak niya yung character niya ginagampan. So basically, yung story was sa POV ng isang character. Yeah. Right? sa series. Yun. Well, first of all, after watching it, parang, I can't stop thinking about the series. It's that type of show na after watching it, parang there's just really too much to process. And I guess it's much more relevant sa atin since we're gay people. And let's face it, I mean, despite the series being set in a different era, I still found it hauntingly familiar eh. Kasi, well, although we weren't really directly affected, kasi obviously we weren't there and we weren't old enough, right, during the crisis. Pero, kasi lately, there has been some sort of an HIV crisis, you know, dito sa Philippines since the 2000s, diba? And, well, cases have been gradually increasing and mostly in transmission is syempre ano male to male contact. So having friends living with HIV and losing friends to HIV. So alam mo yun, may feeling of uneasiness while watching it kasi it hits so close to home. Yeah. I mean, hindi yun naisip ko kasi nga kahit masabi 80s na nakaset yun, kung tutuusin ito yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Mm. May ganong feeling eh, na parang alasin mo yung time period, yung denial ng gobyerno, yung nalalagas yung mga kaibigan mo, na yung part of our own community are still in denial and doesn't acknowledge the fact that it exists, is andun yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya parang, oo nga no, parang may nagbanggit sa akin na isang friend din natin. Mm. Yung generation natin is parang maswerte in a way kasi hindi natin siya time period talaga. Mm-hmm. Pero inabutan natin yung tail end pero mas clear na yung nangyayari. Parang hindi tayo correct talaga yung sobrang early stages ng 80s na parang mas may laban na tayo. Mas may laban na tayo. Tapos ngayon medyo ano na tayo sa part na meron ng medication to suppress yung ano yung correct yung pag-alleviate sa AIDS stage talaga. So medyo mas hindi na talaga death sentence yung affliction with HIV. Pero going back to the series muna, ang pinaka nagustuhan ko rin talaga dito is yung brilliant storytelling. Kasi kung isipin mo, I mean, initially pala, Russel T. Davies wanted 8 or 9 episodes, pero parang hindi siya nabigyan ng masyadong budget. Kaya 5 lang yung nalabas. Pero ang galing ng pagkakasulat na every storyline of each character, how it was brilliantly weaved, kung paano siya nagkasama-sama, kung paano, actually pati yung editing ng timeline jump, yung hindi pilit. Kasi nagsiskip sila ng every how many years to cover yung decade, diba? Saka it's seamless na hindi pilit para lang, alam mo yon. Ang ganda ng approach sa akin, hindi, kaya nga sabi ko, mas na pa, may thumbs up ako sa execution ng material na to kasi may fresh take pa rin. Hindi ito yung parang pag nakaproduce ng, di ba may feeling na when you watch HIV AIDS material, there's a certain level of, yun na nga, parang, ay, it's the same old material na mapanood mo. Ito, in terms of storytelling at least, yung, meron pa isang episode na Richie kind of broke the fourth wall and explaining correct what's going on sa this is actually one of my favorite scenes. Oo, sa London. Yung may exposition siya about his AIDS and he was very irreverent
to the whole thing. Tsaka, it was a very creative take of how you actually express yung kung paano yung pagka unresponsive ng community, gay community that time. Tsaka yung parang, even, and to show na even pati yung mga bakla that time was so, super in denial. At saka mas ano pa, di ba? Parang mas problema ng states and the thing. Parang, oh, nasa states lang yan. Wala yan dito. Which is kinda, ganun sa Pilipinas ang feeling ko take din ng mga bakla eh. Ako personally, before, may ganun akong feeling na parang, ay, ang HIV sa ibang bansa lang naman yan. Wala sa Pilipinas dito. Wala yan dito. Parang may ganun. Parang, kems ako na mag-unprotected sex. Ano to ha, nung early, ano ba yun, yung mga panahon namin. So, ayun nga. It's good that you mentioned that. Kasi, ganun yung mindset nila, di ba, sa first few episodes. Parang the gays were underestimating this new disease. Parang they treat it like an urban legend of sort nga eh. And I remember, yung mga chikahan natin before. Kasi nag-umpisa sa ano eh. Yung a friend of a friend of a friend has contracted HIV/AIDS. Na parang yun nga, ang layo for us to get it until eventually it slowly started creeping into our social circles and ultimately it's a close friend na who has contracted the virus. At yun yung I would also like to add, yung, alam mo yung morbid feeling na yung iniisa-isa kayo and the thought of not everyone is going to make it out alive. Kasi yun yung parang prevalent theme nung ano, eh, nung series eh. Parang at the end, you're guessing sino sa mga to mapubuhay, sino dito yung matitegi. Actually, even yung paghintay nung results ng HIV testing nila, yung torture na naramdaman nila while waiting for your name to be called. Girl, experience ko yun. Alam mo yun, those thoughts, yung feelings na naranasan ko before, yes. Parang it awakened while watching the series. Kaya medyo na-trigger yung anxiety levels ko. And I'm sure a lot of gay people will feel the same way when they watch this. Girls, ikot ko lang din. Girl, yung eksenang yun, ganun-ganun ako sa Remedios Circle Clinic. Kasi, I'm not sure, I mean, I haven't checked yung Remedios Super Clinic buhay pa din or they're still doing the same thing. Pero, yeah, I remember pinatawag ako kasi natakot ako kasi pinatago ko sa doctor's office. Akala ko yung result na ibibigay na yung result, iahandi. Basta yung pala talaga may counseling na post-exam counseling pala talaga. Akala ko talaga. Alam mo yung ganun, fear. Parang mayanap na ng panic lang. Anyway, so, going back to the show. Since you were talking about yung sa storytelling, treatment, I actually felt na it captured yung risque at saka yung hedonism, yung queer as folk. Yung style, yung actually, yung nga, yung color, it's very reminiscent of that. Oo naman. Kaya, actually, kaya ako din siya nagustuhan. Kasi, actually, I was about to say, sobrang na-miss ko ang QAF era, yung panahon ng QAF. Kasi, remember, girl, if actually, feeling ko QAF era nung nag-meet tayo kasi we ended up watching yung mga hangouts natin, yung series, di ba? Yeah, pero early 2000. Pero yung US version yun. Pero I remember we watching the original British version and we remember saying na this is so dark. And ano ba yun? Parang yung theme pa lang, di ba? Kasi di ba, may naman tayo nung kaagad na hindi naman actually nung ginawa sa US version, hindi na nangyari yun. Pero, yeah, it's very reminiscent. Pero I'd have to say, ano, at least going back to It's a Sin, well-balanced yung hedonist, humorous, feel-good moments with the more, alam mo yung shocking, poignant, tsaka tragic ones. Eh. So, parang balance rin naman. Ang favorite, one of my favorite scenes din, yung sa latter part na to, eh, yung si Richie's mom, yung coming into terms with her son's condition, yung sa hospital, yung, I think, parang one camera setup lang yun, yung sinusundan siya, yung sa room ng son niya, tapos pumunta dun, parang pantry, dun sa waiting area. One take, yeah. I think it was done masterfully. Gusto ko yung contrast nung, naalala mo yung supposedly uncaring, strict father. Diba? Parang siya pa yung nag-breakdown. Magiging mas empathetic sa son niya versus dun sa mom na mas naging ano eh. In the end, parang mas naging selfish siya eh. Yeah. I guess that's how I would put it there. So it was a really interesting twist. A really interesting execution to that, which led to a very interesting twist in the end.
Oo. Ang sa akin naman, ito sa buong series talaga to, may mga eksena na talagang hindi naman sa super dramatic, pero I find myself bursting into tears. Yun yung ang galing sa akin, yung parang out of nowhere, bigla ka na lang maiiyak sa mga eksena. May mga inabes ako nangyari, yun parang ba't ako biglang naiyak na lang, natutusin. Pero kasi nga, yung latag ng kwento, yung build up to that scene, mm-hmm. was so well-intentioned na kapag natin sa eksena ngayon, shit, humahagulhol na ako. Kasi talaga, yung di mo naman mapigilan, na parang ba't ako umiiyak? Ang dami. Ang first part ko at mga spoilers na to, so mga nakikinig na nanonood. Kasi actually yung favorite character ko, yung storyline ni Colin. Sabi ko, yung talaga yung pinakamabigat. Bakit si Colin pa? Kasi siya yung pinaka, ang ganda ng character, well-rounded, ang innocent. Yun nga eh, I felt really bad for Colin. Parang, syempre you were kind of expecting the he might get it eh. But you were really hoping that the director would spare his character because he was too fragile, too innocent looking, and you just wanted to protect him eh. Pero shucks. Yeah. At saka, on that same note din, yun yung maganda sa series kasi parang pinakita niya na kahit anong gawin mo, walang ini-spare yung HIV. Very indiscriminate, diba? Oo, wala. Kahit sino pwede niyang dapuan. Kaya nga, yung pala yung emote ni Roscoe, na parang, bakit ako na malandi, promiscuous, I didn't contact it. Parang nagka-survivor's guilt siya. Oo. Kung sino pa yung haliparot, kung sino pa yung siya pa yung nakaligtas, tapos yung mga minsanang lang mag-explore, or actually, ginamit pa nga siya, for example, si Colin, diba? Though all seriousness aside, I could sabi to, parang ang ideal ng setup ni Colin, yung parang ginagamit siya. Napaka-convenient, di ba? Napaka-convenient ng boy, anak ng boylet ng laundry. Every Thursdays. Oo, di ba? Parang, at saka aminin natin, medyo hot naman si Glenn, parang straight hot. Ano ba yun? Parang nagkakalang. Pero, yun nga lang, hello Ida, hello. Anyways, so yun. So, parang sa akin, kasi yung kay Colin, yung especially yung late night call ng nanay ni Colin sa Pink Palace, sa bahay nila. Yung sinabi ng nanay na he's gone. Wala na si Colin. Yung breakdown ng tatlo sa eksena. Yung one shot lang sa hallway, yung tahimik lang. Mas they each had their own breakdown moment. And to think, alam mo na yung what the phone call was all was about, diba? To be. Or siya, siguro talaga knowing it's Colin. Kaya talaga parang bakit si Colin? Grabe yun. Ano pang mo? Medyo highlights mo na eksena. The fact that it's super relatable to our lives. I mean, the whole series. I mean, di ba, it's coming of age, right? Basically, it's a coming of age story of young gay friends. And a lot of their experiences kasi was relatable. Like, yung sa unang scene pa lang, yung Richie hiding his gay porn magazines in his room. Di ba? Although yung sa akin naman, ako naman, mga pirated CDs at saka DVDs yun eh. Yun. Yung the fact that Richie and Colin were living dual lives. Parang may secret gay life sila from their families na iniwan nila from their hometowns and provinces to follow their dreams or to follow their career. Diba? It's very reminiscent of our story. We can reference yung coming out story natin kasi galing tayo sa mga respective provinces natin. And then we had to go to Manila and basically found ourselves. And yun, parang we... Alam mo yung feeling nung yung happiness or yung joy that you found people like you. Alam mo, yun yung nakita ni Colin, yung lumipat siya sa apartment. Kasi nakita niya yung people na like him. Yeah. Diba? And also, I remember sa eksena yun, parang talaga no judgment, everybody's welcome. Actually, may part na, ito yung mga panahon din ng Malar days natin na When you go to Malar that time, every weekend or every gimmick night, parang... Girl, kahit nga hindi weekend, aminin, nag-clubbing tayo. Pero you feel so at home sa Malate noong mga panahon na yun. Too bad wala nang... I don't know kung meron... I mean, may O-bar, may... isang bar. Well, not at this time. Pero yes. But remember, it's always something to look forward every weekend na magmalate on a Saturday night or Friday night. Kasi nga, it's the highlight of the week. Oo, it's you feel at home sa
yung corner ng Malorosa, I mean, isa yung ano, yung may yeah. bed. Mm-hmm. Kasi parang ganyan yung Pink Palace sa kanila. So, just imagine living in one space. Ay, by the way, la! 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 La. Nakalimutan ko, I was into that in the first part, pero la! Yeah. Yun lang, parang, syempre, when you're with your friends, parang, mm-hmm. you feel so invincible, you feel so smart, empowered, and hopeful, kasi, yeah, you know, you're young, you're free, and the series was able to capture that, and you know, it reminded me how I felt when I was around that age. Yeah, totoo. Can we talk about Jill? Because I love Jill sobra. Kasi, oh yes, definitely. Because I totoo siya. Hindi ko talaga alam, no? Talaga sa mga group of friends, lagi may babaeng bakla. Lagi may, parang may ano, constant faghag. Alam mo yun? Mm-hmm. At si Jill to dito. At saka, siya yung pinaka-strong ang character talaga. True and she true. She was so brave throughout the series. And the actor. Siya yung nag-alaga sa mga kaibigan niya na matay. Oo. At saka, hello, sabihin natin yung actor sa Lydia Wife. It's very effective, very convincing. I love her, love her, love her. Sobra. I love yung how she transformed from this ano, OC caregiver. Kasi nung time na hindi pa siya educated, alam mo yun, hindi pa siya informed about the disease and napapraning siya. Right? Until ultimately she educated herself at naging siyang staunch ally activist. Diba? I think yung transformation na yun, it was very powerful. Even up until the end, yung nagkaroon siya ng, nagkaroon siya ng some sort of a confrontation with Richie's mom. Oo. Pero ang pinakagrabe sa akin si Tatino Jill, yung last day niya, as she go back to the hospital, pinuntahan niya yung isang patient na walang bumibisita. Correct. Tapos, tinawakan lang niya yung kamay. Alam ko, ganoon, naiyak pa ako. Naiyak pa naman ako. Kasi ang ganda-ganda ng scene na parang ang galing yung character niya. Na, tsaka, ay nako, ang winner-winner ni Jill. Kasi, I mean, if you can just imagine yung mga panahong yun, diba, parang may feeling of hopelessness eh. Diba, lahat ng mga na-afflict nung sakit, may feeling of hopelessness. And Jill was that one person. Alam mo, parang nga, parang shining beacon of hope. Parang she was giving hope to everyone she encountered. And for sure naman, na isa lang sa Jill, sa character na ganun, talagang it was a community rin of people na talaga nagtulungan din. I remember nga na parang sabi din na Russel T. Davies, one of the episodes na gusto niya sana isama is yung mga lesbians at saka mga nurses sa mga panahon na yon. Yung mga caregivers sa mga panahon yun na nag-effort talaga. Kasi nga, sila naging mga true heroes din na talagang they stood up and still took care of yung mga taong alam mo yun, parang hindi nila alam ang gagawin during that time. At saka, well, they were pretty much gay people were oppressed, were ostracized simply because yun nga, na-associate yung isang sakit for being gay. Yes. Diba? I mean, kahit wala kang AIDS, parang the fact na, alam mo yun, the fact na bakla ka, or payat ka, alam mo yun, or nagkakaalam mo yun, may mga imperfections ka sa skin. Parang ultimate, alam, parang any moment, pwede ka ma-brand na, ay, may HIV, may AIDS yan. Oo, yeah, grabe. Ganong klaseng stigma, diba? Nakakaloka. Pero ang pinaka-color na character is si Rusko. Let's talk about Rusko. I love her storyline, in fairness. Ano eh, he had the campiest, gayest moments. Oo. I mean, ito yung talaga iisipin mo na parang sobrang pang-series lang to. Pero posible rin nangyari, especially yung nag-ano siya, yung nag-rebel siya, dressing in drag, tapos sa ulan, parang look at the scene of yun. Oo, yung sa first scene, first episode pa lang eh. Yung ano, napaka-special yung character niya. Tsaka yung ano, yung he takes no shit. Totoo. Right? Although medyo na nag-ano, parang he resorts to violent ways and nagtatapo ng basura, I mean, ng garbage ba, I mean, garbage can sa storefront, or ano yung inihian yung kape. Ano na isa-serve kay Margaret Thatcher. Pero siya yung pinaka-ano din eh, parang straight smart in a way kasi sa kanila. Siya yung may know-how to navigate yung mga, parang happy din yung ano yun, nung backstory niya sa sister niya, yung mga gano'ng chika. In fairness, na-touch din ako yung sa relationship nilang magkapatid. Kasi parang totoo nga yung sabi niya, I mean, yung pinapaalis na siya, parang umalis ka na lang, ito yung pera. Uh-oh. Kasi nga, para mabuhay ka. Alam mo yung parang, correct.
minsan pa papapaisip ka na tayo, thankful tayo na our parents are accepting of us being gays. Imagine kung nasa ganung sitwasyon tayo at meron pa rin nasa ganung sitwasyon until now. Oh, even up until now. Oh, yun nga eh. So parang grabe yung eksena lang yun. I have to commend ang galing ni Neil Patrick Harris. Yes, first episode. Mm-hmm. Actually, yung eksena ni Neil Patrick Harris, yung parang mentoring type, until umabot yung eksena sa bahay na inibad nila sa Colin, doon ako unang may soft tender moment ako doon. Kasi parang ang refreshing na parang, di ba, iba yung may mentor eksena, chushu sa mga ganong mga pelikula. Di ba, kaya nga, tamo ka, bigla ko naisip, kaya sa akin hindi naging effective yung guys sa pelikula si Tito Santi. Kasi nga, for some reason, ito yung, hindi sa age, yung performance, pero yung treatment dun sa eksena. Kasi ito talaga, ang ano talaga parang mentor figure yung parang pa he's niya. Been he has been there, done that, and parang ano eh, he was living the ideal life that Colin wanted. Parang Colin saw himself. Oo. Diba? Kaya it made yung story or yung plot ni Neil Patrick Harris all the more tragic in the end eh. Kasi he died, or he and his partner died at the earlier part of the crisis eh. So di talaga nila alam kung ba, alam mo yon, hindi nila alam kung ba't sila namatay. Alam lang nila nagka what, pneumonia or cancer or I don't remember, ano lang, diba? Pero they never really found out na it was AIDS. HIV AIDS yun. Is there any ano? Ano mo, wala actually. Ay, wait. Meron pa last highlight soundtrack. I love the music, yung disco at alam mo yon, yung ano eh, as it moved through the years eh, 'di ba? It started with, kasi syempre yung early 80s may ano pa yan eh, and influence pa ng disco yan eh. Oo. Tapos it gradually shifted to synth pop, new wave, and yung songs na and artist na ginamit nila, Eurythmics, Laura Branigan, Boy George. Girl, diba? it brings you back then, 'di ba? Aminin natin na parang yun yung ano, ito yung chika ko sa soundtrack. I like Hello Stranger na parang tulit na tulit na ano. Ito, ina-enhance yung eksena. Kasi nga, hindi lang suwak sa scene, but it brings you to the time period. It really elevated yung 80s feel na scene. Oo. Yung ina-enhance yung eksena, it gives a different layer to it. Yun yung point ng soundtrack eh. Hindi parang biglang may pasabog. And yun nga. Tapos, eh, diba? Tapos they added a bit of ano dun eh. Yung mga songs na parang radio friendly or yung mga pop songs during that time. So it also added a bit of a contrast dun sa dark theme nung show. So that's worth commending. I have it on my Spotify playlist for more than a week na siguro. Kasi nga, ang galing. Ang ganda ng song choices nila. Okay. What else? Do you have anything na negative pa or low life? If there's one critique, it's there are times it felt a bit rushed for me. I guess it's because yung nga, there's just too many layers, so many things na they want to cram in just 5 episodes. So parang there were times that I found myself na parang a bit, parang it takes a bit of effort to catch up. Like example, at the start, there were too many characters na inintroduce. So you might get, parang I got a bit confused in terms of, you know, yung the storylines to follow. Or at least yung mga sub-storylines. Like, di ba yung first case nila, I mean yung friend nila, yung first case na may HIV/AIDS sa social group nila, di ba ang name niya is Gloria? Di ba yun yung parang matanda? Yung conductor ng bus, yeah. Correct. Parang he actually barely registered sa ano ko, sa radar ko. So parang when they started talking about it, parang it took me a while. Parang sino yun? Sino kasi yun? Parang ganoon. And at the same time, or another instance is yung introduction ng yung family ni Jill. Yung parang all of a sudden, parang lumabas na sila in one breakfast scene eh. Parang third episode na ata yun. Nga, parang so, did I miss something? Parang gano'n. Sino yung mga characters na to? Mm-hmm. Yun nga, tapos they gave a bit of a backstory after. So, it's just minor sa totoo lang. And it didn't really affect yung whole story, the whole series.
Ako naman wala. I mean, ako wala akong medyo ano. Super, I super love this series. I'm super affected by it. I mean, after watching it, parang kagaya mo, ilang araw ko din siya parang hinanamnam pa yung mga eksena. Ang galing ng execution sa akin. Tapos ano lang, feeling ko, pag-usapan rin natin kasi yung pinaka-main theme din pala sa akin na nag-register yung last scene sa ni Jill at saka yung nanay ni Richie. When they talk about shame, yung line. Kasi feeling ko, ito rin yung problema pa rin hanggang ngayon sa kultura ng mga bakla sa Pilipinas. Yung idea of shame. Shame kung bakit ayaw magpa-test. Parang yun ang root cause kung bakit ano pa rin kaso ng HIV. Na sana, eventually, we get rid of that shame to be more responsible then and just face the fact of HIV is real. Yun nga, ano eh. And I think that's what stuck to me after yung scene na yun. I mean, despite yung it's based on an event that happened 40 years ago and ang dami ng medical breakthroughs, ang dami ng advancements in terms of gay rights, pero there still hasn't been that much change by way of society's perception of HIV/AIDS. There's still the stigma. There's still the discrimination. And the fact that it's still something very difficult to talk about in the mainstream. I mean, especially here in the Philippines and, syempre, I mean, other parts of the world. So, yun yung parang very negative or very depressing takeaway from it. Kaya ako naman, kaya sa akin, ang kaya sana may part sa akin na sana mas manood to ng wider audience. Hindi lang, kasi sa atin ang appeal, dahil mga bakla tayo, ay siya, papanood din to. Medyo makakarita ko dito. And ano din, may part of word of mouth from our friends. Pero, I don't know if it's easily accessible sa wider audience sa Pilipinas kasi sa HBO Max o pinalabas. Pero para lang kahit pa paano mas maintindihan din ng mga tao yung pinadaanan ng mga bakla. Saka na hindi lang siya pambaklang problema. Alam actually, mo yun? I mean, relevant nga yung ano eh, in terms of timing. Kasi it has parallelisms to the COVID pandemic. When we first heard news about the virus, we were ignorant. We were dismissive. A lot of governments of the world, you know, mayon, they didn't treat the threat or they didn't consider the threat seriously. We didn't know anything about it. We didn't know its origin, how you get it, how it spread, and daming misconception. And daming theories, and daming alternative, alam mo yun, yung medicines para, kunwari, i-cure, i-prevent. At saka yung ano eh, di ba nagkaroon din ng discrimination or naging victims of discrimination ng mga Chinese, mga Asians, na parang they carry the disease. Alam mo yun, I think the only difference, if you really think about it, although they're not exactly the same, ah, pero syempre, alam mo yun, HIV was target was associated with a marginalized community. Group. Yeah. Diba? So parang napapaisip ka, yung how it went down 40 years ago, and dealing, or how we dealt COVID, now, parang walang masyado pinagkaiba. We pretty much had that same, parang humanity had that same reaction. Mm-hmm. Which is kind of sad if you really think about it. Wala tayong, wala pa tayong masyado natutunan. Pero feeling ko din yung girl talaga, hindi mo na kailangan naman sa COVID. Kasi nga, kahit yung HIV epidemic sa Pilipinas, ganoon pa rin naman parang ang dating sa akin. May mga in denial pa din, may mga kids pa rin, may mga they think it's not real. Pero yun nga. Anyways, let's wrap it up. Final thoughts na tayo. Uh-oh. Ako basta, I highly recommend it. If you have one series to watch this year, I mean, if you have two, it's a scene saka WandaVision. Sitting at WandaVision. sobrang end-to-end naman yun. So kasi sobrang super fan tayo na WandaVision. Expect an episode soon. For the people who are listening right now, whether you're positive, living with HIV, or have friends with HIV, this show will feel like a punch to the gut and you will find it rather heavy. So, ang advice ko lang, you need to emotionally prepare yourself. Place your mind in a safe space when you watch it because it will wreck you if you are unprepared. But nevertheless, it's very educational din about the oppression, discrimination faced by the gay community during the AIDS crisis. A lot of funny, feel-good moments, but really heartbreaking in the end. Oh, yun lang. Thank you, Russel T. Davies, for creating such series. I love it, love it. Thank you sa cast and crew. Feeling close. Thank you sa cast.
Great job. Great job, guys. So, please continue to subscribe and like our video and subscribe to our channel. Yeah, and please don't forget to hit the notification button for a brand new Talakan. And we're also available on Spotify. And follow us on our social media accounts, Twitter and Instagram. And once again, this is Talak-E-Talks. I am Shamsi Sapsap. And I'm Tilapia Words Back. Bye! Bye!